How to deliver a powerful presentation. Ayan. Actually, ako ang excited, no? Ako ang excited na i-share ito sa iyo kasi I know some of us na nakikinig po dito ngayon, no? Ay hindi pa marunong mag-present, 'di ba? Yung iba naman ay hindi pa ganoon ka-powerful ang presentation mo. So after this webinar, no, etong training natin, mas mag-i-improve na ang iyong skills. Yan. Mas gagaling ka na sa presentation at mas marami ka na na mapapasign up or makaklose ang deal dahil mag-i-improve na ang iyong presentation. Ayan. So, can you guys type? I am excited. So, my name is TJ. And I will be the one na makakapag-conduct po ng training natin ngayong gabi, no? And ang topic po natin is how to deliver a powerful presentation. Ayan, so kung ready ka na, no? Pwesto ka na, hanap ka ng magandang lugar dyan sa bahay mo na tahimik. Kung ready na rin ang iyong ballpen, papel, ayan, pakiano na natin para at least, no? Etong matututunan natin ngayon ay talagang tatatak hindi lang sa isip, pati po sa ating puso. Ayan. Napakaganda ng intro na yun, pati sa puso kasi araw po ngayon ng mga puso. Ayan. So, ang isa po sa ating sistema sa ating company, kasi syempre, alam nyo, ang pagbe-business, hindi naman talaga yan ganun kadali. Diba? Kailangan talaga alam mo yung mga gagawin. So your first 30 days, you must attend training. Ha? Okay lang po ba 'yon? Kasi yung iba, ang gusto nila ay oy, gusto ko agad na maging yung results ng iba, maging results ko agad, gusto ko dumami yung benta ko katulad ng iba. Pero ang katotohanan po niyan, eh yung mga tao po na nakikita mo sa company natin na talagang mga achiever natin, sila yung mga tao kasi na dumaan din sa training. Na meron kasi, no, gusto nilang mag-succeed agad pero nang hindi umaattend ng training. Alam nyo, kahit anong career, kahit hindi business, sabihin na lang natin sports, lagi pong may training yan. Do you agree with me? No, kahit si Manny Pacquiao na napakagaling na boxer, do you think nagte-training pa rin siya? Can you guys type yes kung tingin nyo nagte-training pa rin yung mga katulad ni Manny Pacquiao? And the answer is yes, di ba? So tuwing lalaban sila, laging may training. Actually, kahit nga hindi sila lumalaban, nagte-training pa rin sila kasi kailangan ready sila. So now, dahil tayo po ay nasa topic na ganito, so again, your first 30 days, you must attend training. Mahirap lang naman ang isang bagay kapag ka hindi mo alam paano gawin. Pero nagiging madali po yan kapag ka alam mo yung gagawin. So, that everyday po, iba-iba po ang topic dito. No? Sa ating pong company, meron pong nagtuturo ng prospecting, meron nagtuturo ng online marketing, may nagtuturo ng leadership. Napakarami. Paano mag-succeed sa negosyo? Di ba? And now, ang topic natin is presentation naman. Kasi kailangan din po natin itong matutunan dahil eventually kahit ayaw mo, dadating yung panahon talaga na magpe-present ka ng negosyo mo. Syempre, negosyo mo, kailangan marunong ka rin. So, ready na? Ready na ba tayo dyan, mga kapatid, no? Yung mga kasama natin? So, this is the question ngayon. Sir TJ, why do I need to learn to present if other people can do it for me? Yan, napakagandang question. Di ba? O nga naman, no? Sir TJ, ba't kailangan ko pa matuto niyan? Nandiyan naman kayo. Nandiyan naman yung mga ibang mentors natin. Tsaka may mga video naman, di ba? Bakit kailangan ko pa matuto mag-present ng negosyo natin? Now, the answer to that is very simple. Siyempre, kapag tayo po ay nasa negosyo na, hindi naman po ito, hindi po ito yung klase ng negosyo na hindi ka nag-grow. Siyempre, kapag nasa business ka na, nandun ka na lang din at dahil negosyo mo siya, pag negosyante ka na kasi, hindi mo inaasa lang sa ibang tao yung iyong negosyo. Diba? Paano kung wala yung
mentor mo, 'di ba? So 'yan ang problema diyan, no? So dahil nandito na rin naman tayo, eh maganda matuto ka na rin para alam mo 'yon, naggo-grow ka rin. Alam niyo, isa po sa pinaka valuable skills na matututunan mo in life is yung tinatawag na public speaking. Yung natututo ka rin mag-present. Yeah, natututo ka magbenta sa madaling salita. So napakaganda po noon, and that is the opportunity na meron ka kapag ikaw ay nagpe-present. So sa umpisa, syempre hindi ka pa magaling, di ba? Sa umpisa, talagang ang dami mo pa mga pagkakamali, pero okay lang 'yon. Oh, di ba? Kasi syempre bago ako, I remember, gusto ko lang po share sa inyo 'to, no. I remember nung ako po ay bago pa lang. Ayan. So tinitrain pa lang kami nito ni Press AM sa ganitong business, no. Tinitrain niya kami. And naalala ko po noon, kasi ako po ay undergrad eh. Ayan. So ang isa sa pinaka parang paano ko ipapaliwanag 'yun? Parang low self-esteem po, no, sa madaling salita. Hindi ako naniniwala sa sarili ko. Feeling ko hindi ko naman kaya mag-present. Tsaka bukod sa hindi ko kaya, ayoko mag-present. Alam niyo po kung bakit ayoko mag-present before? Dahil feeling ko hindi sasali yung kausap ko. Kapag ako yung nag-present, feeling ko hindi sasali. So mas gusto ko yung mentor ko kasi sure nasasali kapag ka siya yung nag-present. So, meron ba nakaka-relate dito? Can you guys type relate? Para maramdaman ko lang, meron bang ganun dito na feeling mo pag ikaw ang nag-explain? Aalala ko ako dati. No? Pasensya na po ha. Naaalala ko lang na ayoko talaga mag-present kasi parang feeling ko talaga hindi ko mapapajoin yung mga nakakausap ko. Ayan, so marami nagko-comment ng relate. Thank you. Aba, meron din pala, no? Ayan, so marami nakaka-relate, diba? Pero, yun nga, dumating yung time na, alam mo, kapag tumatagal ka na, syempre, kailangan matuto ka rin, diba? So, dumating yung time na I remember wala yung mentor ko that day. So, wala akong choice maliban sa nasa harapan ko na yung prospect ko, ako na yung magpe-present talaga. So, dadating talaga po yung time na ganun, no? Kailangan kasi kapag may negosyo ka, alam mo talaga paano rin ipaliwanag. Agree ba kayo doon? So, dumating yung time na yon, and I can still remember hanggang ngayon yung feeling na kaba, no? Although that time, isa lang naman yung kausap ko noon and magpe-present ako. Kinakabahan ako, yung puso ko talagang boom. Di ba? And talagang I remember may mga nakalimutan ako ipaliwanag, talagang yung labi ko naging violet, nauutal-utal ako, 'di ba? Pero normal pala 'yon. Ayan. So okay lang kahit na maraming pagkakamali. Though hindi ko naman na-join yung kausap ko. Hindi ko siya nabentahan, pero something na na-catch ko doon sa nangyari sa akin is I need to stand up, number one. Dahil syempre, o nga naman, pag nasa negosyo ka, eh, ikaw po talaga. Ayan, acknowledge po natin si Mentor May, nakita ko nag-comment. So, number one, sa business, talagang ikaw, no? Ikaw ang kailangan mong asahan, di ka pwede umasa sa ibang tao lang. Number two, natuto ako. Ayan, so every time na ikaw ay maybe may mga ginagawa ka tapos parang nagpe-present ka tapos hindi naman naging effective yung ginawa mo. So you must remember, hindi ka nag-fail, natuto ka. Ayan, okay? So yun, actually yun yung pinaka natatandaan ko noon nung ako po ay bago pa lang. So before we go dive deep sa ating pong topic ngayong gabi, syempre, ang presentation po kasi natin, ganito po kasi yan, ha? Ang pagpe-present po ng negosyo natin, eventually po kasi, lahat naman talaga tayo gagaling. Diba? Marami lang iba na kapag ka nag-fail po sila, ano ang nangyayari sa kanila, no? Kapag ka sila ay nagkamali, kapag ka sila ay napahiya, nangyayari yan, ha? Ako, I remember ako rin yung meron ako mga epic fail.
yung alam mo nakakahiya yung nangyari. Pero can you guys type one kung nangyari na sa inyo yung ganun? Yung meron kang presentation, alam mo talagang ang dami mong mali. 'Di ba? So may mga maybe napahiya ka. Meron bang number? Can you guys comment number one kung naka-experience kayo ng ganyan? Especially sa presentation. Oy, meron din ah. Oh, 'yun, apat, no? I'm not sure, no. I'm sure madadagdagan pa 'yan, no. Pero 'yun nga, no, ang nangyayari sa iba kapag sila ay nag-fail, sila ay nagkamali sa pagpe-present, maybe hindi sila nakapag-sign up or nakapagbenta, they easily give up. 'Di ba? Kumbaga, kung titignan mo talaga na talagang siguro ang pakiramdam nila, feeling ko hindi para sa akin 'to, siguro para sa mentor ko lang 'to na magaling, 'di ba? Kasi sila nag-aral sila, kasi sila magaling sila mag-English, ano pa? Kasi sila may tsura sila, lahat na ganun, 'no? So parang gusto mo na sumuko. Pero you must understand, lahat dumaan doon. And take note ah, lahat. Okay? I'm gonna repeat. Lahat dumating po doon sa point na nagkamali, napahiya, 'di ba? Epic fail, feeling mo hindi mo nabigay yung best mo. Then nung nalagpasan na 'yon. Ayan, so ibig sabihin dumadaan pala doon and then malalagpasan mo 'yon. So pag nalagpasan mo 'yon ngayon, 'yun na. Doon na nag-i-start mag-improve yung iyong skills. Ayan. So alam niyo po, ito po yung maganda sa negosyo natin sa IM. Hindi lang po ito yung kikita ka. Ang the best dito, natututo ka talaga. Yung tinatawag na personal growth. Ayan. So ibig sabihin, talaga nag-i-improve lahat ng skills mo dito. So lahat natututunan dito, pati of course yung selling, public speaking, lahat po yan. So eventually gagaling tayo, ha? So ako hindi rin naman ako expert, nagkataon lang akong na-assign ng company ngayon to share some ideas sa topic po na ito. So ako naniniwala ako na kapag ka ikaw yung tipo ng tao na kahit na hindi ka magaling ngayon, but you are willing to learn. You are willing to learn. Oh, nandun ka sa level na yon. Ako, I'm sure, dadating ang panahon na talagang magiging great speaker ka rin. Okay? Dadating ang panahon na isa ka sa magiging powerful na nag-e-explain ang negosyo natin sa IM. Katulad ni Mentor Marlon. Mentor Marlon Santos, alam nyo, napakagaling mag-present na negosyo natin. So you must, paulit-ulit, panoorin nyo po yan sa YouTube. Yan, si Joyce andyan din. Thank you, Joyce, sa pag-tune in. Now, eto na po, no? So the question is this, no? Bago tayo magsimula dito sa ating topic, the question is this, ikaw ba, kapag ka ikaw ay may mga presentation, ikaw ba yung tipo ng tao na kapag ka nagkakamali ka, you easily give up? Okay? O kaya na nagsa-self-sabotage ka na parang, ayaw ka na. Diba? O ikaw yung tipo ng tao na you know, dahil nagsisimula ka pa lang, diba? Hindi ka pa agad ganun kagaling. Of course, wala naman pong pinanganak na magaling agad sa presentation na negosyo natin, diba? Lalo na kung bago ka pa lang, huwag ka muna mag-expect na magaling ka agad. Pero eventually, dadating ka doon, ha? Dadating ka doon. So simula ngayon, yun po yung maging attitude natin. Simula ngayon, I'm here not only to present the business, but also for me to learn. And that is why yung topic natin ngayon, magkakaroon ko ng mga ideas. Ah, ganito pala. Okay. So ito pala yung isa sa pwede ko rin idagdag sa presentation ko. So now, before we dive in dun sa ating pong topic, which is public speaking, no, or presentation, kailangan maintindihan po muna natin na ano ba yung negosyong ginagawa natin. Kailangan maintindihan muna natin yung gaano siya kaganda. Kasi ang inyo pong belief, yan, ang inyo pong paniniwala ay naipapasa sa inyong kausap. Kaya importante na maintindihan mo muna, bakit ba maganda yung negosyong ginagawa natin? Bakit ba magandang internet business? Sige nga, pakitype nga dyan sa comment box natin para sa inyo, bakit magandang internet business? So mga kapatid, lahat po nag-i-evolve kasi. Yan. So makikita nyo po dito sa screen ko, ako hindi ko na naabutan tong cellphone na ganito. Sino ba, may nakaabot ba dito nyan? Meron ba nakaabot ng ganitong cellphone? Yung parang malaki?
Kasi kinukwento lang yan, naririnig ko yung parang pang ano ng halo-halo. Ayan, meron ba meron ba dito nakaabot diyan, no, yung cellphone na kasing laki ng pang grind ng yelo. Ayan ba, meron daw ako. Ba, naabutan niyo yan? O, di ba nag-evolve, no? Tapos nauso yung mga pager, nauso yung mga ito, naalala ko to, yung Nokia. Meron ba yan? Yung sino po nakakaalala niyan? Yung mga Nokia na cellphone before, di ba? Lalo na yung, ano nga ba yun, 3300, di ba? Grabe yan, no? Alam nyo, napakatibay. Kahit malaglag po yan sa fifth floor. Na? Ang Nokia po, pag nalaglag sa fifth floor. Pag yan po nalaglag, basag ang tiles. Ayan. Yung tiles yung basag. Hindi po yung cellphone, okay? Naalala nyo pa ba yan? Uso po yung backlight before, di ba? O yan, no? Tapos niya na, uso na yung mga touchscreen, di ba? So, in other words, lahat po nag-i-evolve. Do you believe na lahat nagbabago, lahat nag-i-improve? There was a time na kailangan, pag may negosyo ka, kailangan may pwesto ka, kailangan may warehouse ka, kailangan mga pital ka ng malaki, di ba? So, sa panahon kasi natin ngayon, nag-evolve na rin. Di ba? So, ngayon po, sa panahon ngayon, nakakapag-negosyo ka na sa maliit na halaga, di ba? Nakakapag-negosyo ka na may taong tumutulong sa iyo, di ba? Nakakapag-negosyo ka na may mga incentives na binibigay sa iyo, di ba? So 'yun po ang kagandahan ng ating industry. Now when it comes to presentation, mga kapatid, ganito po 'yan. Ayan, babalikan natin 'yan, ha. So bakit maganda ang ating business? Kailangan maintindihan mo muna to, kailangan ikaw mismo sold out. Kasi kapag ikaw sold out, maipapasa mo po ang iyong pagiging sold out sa iyong mga kinakausap. Yan. So, ibig sabihin, kung ikaw mismo sold out, maso-sold out mo rin yung negosyo mo sa kanila. So, ba't maganda yung negosyo natin? Number one, of course, you can work anywhere. Maliit lang ang starting capital. 'Di ba? May mga ibang businesses you need to spend millions. Oh, 'di ba? Tapos hindi mo pa siya magagawa agad, lalo na kung may work ka, you can't do it part-time kasi kailangan talagang tutok ka doon, 'di ba? So, 'yun yung kagandahan ng negosyo natin, wala kang empleyadong pinapasweldo, 'di ba? So, may mga challenges kasi ang ibang business. Ako, I remember, mayroon kaming mga kakilala before na may negosyo sila. Tapos sabi ko, bro, anong ginagawa mo dito sa labas ng restaurant mo? Binabantayan ko yung bantay namin. Sabi ko, ba't mo binabantayan yung bantay nyo? Kumukupit eh. So, ibig sabihin, may mga human error, no, sa madaling salita. So, dito walang employees to hire, walang discrimination, di ba? Meron tayo mga truck driver na successful sa IM. Meron tayo 70 years old, successful sa IM. Meron dito, hindi naman magaling mag-English, successful sa IM. Meron din mga professional. Meron din mga celebrity. So wala pong discrimination. Yun ang kagandahan ng negosyo natin. Tapos you have the ability to have a residual income. So ano ibig sabihin ng residual income? Pwede pong dumating ang panahon na hindi ka na masyado nag-e-effort, pero yung kinikita mo, palaki pa rin ang palaki. Yan ang tinatawag na residual income. So, nangyayari na yan, no, sa maraming mentors natin po sa IM Worldwide. And also, ano pa yung kagandahan? Ikaw ay natitrain. Yan. Yung tinatawag na personal growth. Ito yung binabanggit ko nga to kanina, no? Ikaw ay nag-grow. So, syempre, meron tayong mga goal na yung material goal natin, yung mga bahay, di ba? Meron tayong mga goal na savings. Pero, bukod po dun sa goal natin na yan, eh maganda rin po na mag-goal natin yung skills. What kind of person you want to become? Ayan. So sa pagne-negosyo natin dito, ano yung ginugol mo? Gusto ko one day marunong na rin ako mag-present. Gusto ko one day matuto na rin ako mag-online marketing. O di ba? So ikaw ay natututo. Gusto ko one day maging leader din ako. Ayan. So dapat maging ganun po yung goal natin, hindi lang po yung material goals natin.
And next, of course, you have the ability to help other people. Ito, the best to. Kasi sabi nga, di ba, if you want to help people, the best po talaga yung kasabihan na if you give a man a fish, you feed him for a day. But if you teach a man how to fish, you feed him for a lifetime. So yun ang kagandahan sa IM. Kaya marami tayo dito mga kinuha na 18 years old, di ba? Normally, pag mga 18, di ba? Well, ang ginagawa niyan, humihingi ng pera sa magulang, walang alam sa diskarte. Pero because of IM, nagagawa natin silang matulungan na may pagkaabalahan sila at the same time, kumikita sila na maganda na nakakatulong sila sa pamilya nila. O, di ba? Kaya kung meron kayong mga kamag-anak, pamangkin, ipasok nyo dito not only for the money. Kasi dito magandang environment, no? Magandang kumbaga maganda yung growth dito. So dito talagang natututo sila kasi very very powerful po ang environment sa iyong tagumpay. Agree po ba kayo doon? Halimbawa, no? Ikaw ay merong puno, no? And yung puno mo unti-unti nang nalalanta, no? Unti-unti na siyang nasisira. Will you blame yung puno o will you blame yung environment niya? Diba? Baka mamaya wala pa lang sunlight na nakukuha. Baka mamaya yung puno mo nakatanim pala sa konti lang ang lupa. Diba? So ibig sabihin yan, hindi lang pala biniblame yung person. Diba? Biniblame din natin yung environment o yung isang bagay. No? Biniblame din natin yung environment. So sometimes kaya hindi tayo nag-grow, sometimes kaya hindi natin nakukuha yung gusto natin in life o kaya hindi tayo nag-progress o wala tayong na-achieve. Malaking factor po dyan yung environment. So that is why kung meron po kayong mga kamag-anak kaya gusto yung tulungan na maitama ang kanilang pananaw sa buhay, ayan, nakakatulong din po ang negosyo natin sa IM. And you will be able to receive help. Yan. So kailangan muna natin itong maintindihan. Sir TJ, ba't mo dinidiscuss yung negosyo natin kung gano'ng kaganda? Kasi napakalaking factor nito kapag nagpe-present ka. If you are not convinced, how can you convince other people? Tama po ba ako doon? Diba? So bakit ka sold out sa health? Bakit ka sold out sa product natin na may connect sa kalusugan? Pakitype nga po. Meron ba dito may testimony ka sa product natin? Can you guys type 1? Diba nakaka-experience po tayo ng mga ganon? Totoo po yan. Napakaganda ng industry natin sa health. Kasi hindi lang naman tayo kumikita eh. Diba? Ibig sabihin marami rin tayong natutulungan. Diba? So yun yung kagandahan ng negosyo natin. Kasi may mga businesses na ayoko na lang magbanggit. Diba? Napapahamak na yung tao, 'di ba? Naaksidente, 'di ba? Nagkakalang cancer, 'di ba? Pero kumikita sila doon. 'Di ba? So imagine mo yun. So tayo, hindi tayo kumikita lang. Ang dami po nating taong natutulungan din. And in this business, ikaw mismo nakaka-receive din ng help. Alam niyo, normally pagka nagnegosyo ka, kahit anong business, 'di ba ikaw lang lahat ang gagawa? Diba? Ikaw lahat. No? Ikaw mag-iisip ng branding, ikaw magma-marketing, lahat, ikaw lahat. Pero sa IM, may mga taong tumutulong sa'yo para patakbuhin mo negosyo mo. So, I don't know about you kung na-appreciate nyo po yun, ha? Pero napakalaking tulong po nun. So, and also, ito po negosyo natin ay naipamamana din. So, whatever happens sa'yo, no? Halimbawa lang, no? Ikaw na lang sample natin. Kunyari, namatay ka. Ha? Ikaw, ha? Ikaw, yung nanonood ngayon. Pag namatay ka, yung income mo, mapapamana mo sa iyong kamag-anak. O, di ba? So, ganun kaganda ang ating business. So, kailangan maintindihan po muna natin yan bago ko kayo dalhin dun sa topic natin na paano ba maging powerful ang ating presentation. Ayan. So, kailangan sold out ka muna. Kaya dinidiscuss ko po to sa inyo. No? Itong bakit maganda po si IM. Number one, no? Ayan, no? Diniscuss naman natin dyan. But also, of course, yung mga
yung mga bonuses na binibigay natin. Saan ka nakakita na kumikita ka na, di ba? Sa mga compensation plan natin, may bonus pa pag naka-apat ka. O, naka-apat, naka-lima ka, may bonus kang 15,000, may bonus kang 40,000. What else? Yung power ng one account policy. Ibig sabihin, may mga naitutulong sa'yo, no? Minsan nalalagyan ka pa ng mga tao under your organization. What else? Meron pa tayong incentives. Di ba normally pag nag-business ka, wala ka namang incentive. Lahat gagawin mo, kahit lumaki ang benta mo, walang incentive. Sa atin, iba. So, nakita ng company, masipag ka, natuwa ang company, bigyan ka ng kotse, fully paid. Nakita ng company, no, nagsipag ka, na-reach mo yung mas mataas na rank, ay mas mataas na ano natin, na incentive natin, pwede mong tamaan yung house and lot. Di ba? So ano pa yung mga, dito may mga biglaan pa pag nabunot ka pa dun sa ano natin, yung biglaang milyonaryo na programa natin, di ba? So imagine that, oh, pag nabunot ka, nag-join ka lang sa IM, pagka nabunot ka, yung instant millionaire natin, di ba? Pag nabunot ka, may 1M ka. Ganun. So yun yung sistema na ginagawa natin. Ganun siya kaganda. So again, no? Again, kailangan maintindihan muna natin, kailangan tayo muna sold out bago natin i-sold out ito sa ibang tao. Kailangan mo munang, yan, kaya kailangan umattend ka talaga ng training, okay? So, now, sa pagpe-present ba, Mentor TJ, ano ba yung pinakasikreto dito? Yan, lalo na pagbago ka pa lang. Meron ba dito yung hindi ka pa marunong mag-present ng business natin? Can you guys type 1? Paki-type 1 nga po yung mga hindi pa marunong mag-present. So ito po ang sekreto. Kasi eventually, matututo ka rin. Eventually, you need to stand up. No? And ang sekreto po ay napakasimple lang. Ito po. Lakasan ng loob. Ayan. Kasi yung iba, mahina yung loob. Feeling nila, hindi nila kayang gawin. Di ba? Alam nyo, I remember this story po. Si Harry Houdini. I don't know kung kilala niyo po itong tao na to. Siya po ay escape artist. Many, many years ago. Sa kahit saan mo siya ikulong, makakalabas siya. And there was a time na siya po ay na-challenge ng isang kulungan. So, ang ginawa, pinapunta siya doon, binigyan siya ng timer na kailangan makalabas siya sa ganung oras. So, pumunta siya doon, normal lang. Walang dala-dala, naka-pants, di ba? Normal lang. And pagkakulong po sa kanya, sa mga damit niya pala, mayroong mga wire. So may mga nakasabit. So tinatry niyang buksan yung pintuan ng kulungan kung saan siya kinulong. And what happened is, hindi niya mabuksan. So nangalahati na yung oras na binigay sa kanya, hindi niya pa rin nabubuksan yung kulungan kung saan siya nakakulong. So makikita mo yung pinagpapawisan na siya, di ba? Medyo namumutla na siya. And pagdating po yung time na malapit nang matapos, yung time na binigay sa kanya na kailangan makalabas siya. Kasi ito po, take note, ito po si Harry Houdini. Kumbaga sa ano, hindi pa siya nakukulong sa isang lugar na hindi siya nakalabas. So, kung sakali, this is the first time na mangyayari sa kanya yon. So, nung malapit na matapos yung oras, makikita mo nanginginig na siya. Medyo nagpapanik na siya kasi parang may mali. Bakit hindi niya mabuksan? So, to cut the long story short po, what happened is natapos yung time na binigay sa kanya at hindi siya nakalabas kung saan siya kinulong. So, sa sobrang pagod niya, siya po ay napasandal sa likod ng pintuan and nagulat siya, bumukas yung pintuan. And na-realize niya kung saan pala siya kinulong. Yung pintuan pala, hindi pala nakalak. Pero nakalak po sa isipan niya. So, akala niya nakalak, kaya tinatry niyang buksan. Nagtataka siya bakit hindi nag-work lahat ng technique and strategy niya. Yun pala, hindi pala nakalak. Nakabukas pala. Okay, hindi pala nakalak yung kanyang pintuan. So, now ano yung lesson po? Ladies and gentlemen, ang lesson po dyan, minsan tayo ganun din.
may mga nakalock sa isip natin na akala natin nakalock, pero ang totoo hindi. Madalas may mga thinking tayo na siguro kasi sila yan, kasi marunong sila mag-present, tsaka magaling sila mag-present. Kasi ano sila, kumikita na sila, kaya ganyan. O, diba? So meron tayong mga ganung mindset. Feeling natin hindi natin kaya. Pero feeling mo lang yun. Okay? So wag mo yan ilalak sa iyong mind, ha? Ito pong topic natin sa presentation. So number one, ayan, si Mentor Drex, nandyan din po. Number one, para magkaroon ka ng powerful presentation, you need to study and prepare. Ayan, pakitype nga po, study and prepare. So of course, study mo yung alin. Napaka-simple lang naman yung company natin eh. Study mo yung company natin. Bakit siya maganda? Ayan. So, study mo ano ba yung produkto natin. Ano ba yung compensation plan natin. O yan. Yan tatlo lang. Study mo lang yun. O yan, tatlo na yan. Kapag yan na pag-aralan mo at na-master mo, mas madali ngayon ipaliwanag sa ibang tao yung negosyo natin. Kasi inaral mo eh. Hindi po kasi pwede na hindi ka nag-aaral. Tapos gusto mo gumaling ka. Hindi po ganun yun. Kailangan po nag-aaral ka talaga. Iba kasi tinatamad eh. Sir, nakakatamad naman, makikinig na naman ako. Ang reason po kung bakit ang presentation ng mga mentors natin, paulit-ulit yan. Mapapansin nyo yung mga training namin na IM5, yung mga mentors po natin dito, nagtitraining ng leadership, nagtitraining ng online marketing, napakarami pong tinuturo sa atin dito. And some of them, paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Kasi gusto natin tumanim talaga sa isip at sa puso mo. So huwag ka mapagod mag-aral. Kunyari, may presentation. Diba? Maririnig mo na naman ang mentor mo. Diba? Ano mo yun? Namnamin mo yun. Kailangan mo talagang aralin ano yung style niya, di ba? O lahat na magagaling, ang dami magaling sa IM eh. Lahat na magagaling, kunin mo lahat ng mga gusto mo sa kanila. Tapos paghalu-haluin mo lahat 'yun. And then boom, magugulat ka. Ikaw ang pinakamagaling. O, di ba? So study. No, kailangan mo mag-invest ng time to study. Siguro at least 30 minutes every day kung bago ka pa lang. Kailangan mong aralin. Tapos kailangan mo maghanda. Kasi minsan biglaan. Madalas po biglaan, ha? Kapag kasi nabiyan ka na mentor mo, partner, di ba na-train na naman kita how to present? Baka pwede, ngayong may guest tayo na isa, ikaw na ang magpaliwanag. Baka pwede sa webinar natin ngayon, ikaw na ang mag-present. So biglaan yan. So kaya kailangan prepared ka rin. Alam nyo, ang opportunity, success, dumadating po yan sa mga taong handa. Ayan. So, pakitype nga po, simula ngayon, maghahanda na ako. Ayan. Kailangan ready ka. Kailangan ihanda mo lahat. No? Ready na yung presentation mo. Diba? So, paano mo sisimulan? Paano mo tatapusin? And also, you need to study your audience. Ba't kailangan pag-aralan po yung audience para malaman natin kung yung kausap mo ba, meron ba siyang need sa product natin? Meron bang siyang need sa opportunity natin? Para malaman mo rin kung paano ka makikipag-communicate sa kanya. Ano ba yung gusto ng mga OFW? Ano ba yung gusto ng mga estudyante? Ano ba yung gusto ng mga professional? Ano ba yung gusto ng mga negosyante? Ano ba gusto ng mga unemployed? O, di ba? So, kailangan na pag-aaralan mo yan. Kasi kapag nalalaman mo kung sino ang kausap mo, mas nai-a-adjust mo ang sarili mo doon sa kausap mo. Ayan. So number one, you need to study and prepare. So simula ngayon, let's have the attitude of mag-aaral ka kahit di kasabihan. Diba? Maghahanda ka kahit hindi kasabihan. Diba? Nagre-research ka mismo mag-isa mo. Diba? So, yan ang maganda pong mindset, no? And next, ayan, share your journey and testimony. Ayan, kaya eto, this is so powerful. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw yun, eh.
So kapag ka ikaw ay when you do your presentation, so remember this. Testimony cell. Pakitype nga po. Testimony cell. So sino po dito ang nakapanood? Alam niyo yung home TV shopping? 'Di ba kapag ka nanonood ka ng mga home TV shopping, punong-puno sila ng testimony. So bakit ganoon? Kasi they know people buy testimony. So ikaw din, ano ba yung testimony mo sa product natin? Ano ba yung testimony mo sa business natin? So kaya importante po na kapag ka nagpe-present ka, don't just tell ito yung produkto, ito yung ganyan, di ba? Ano yung mga testimony na na-encounter mo? Oh, example, I think last week, no? Meron kaming kasamahan. Oh. So ano nangyari sa kanya? Naging maganda yung effect ng barley sa kanya. So hinahanap niya talaga yung barley. Sabi niya, gumaan yung pakiramdam ko. Dati parang bigat na bigat ako sa sarili ko. Kasi syempre medyo may nakakaedad na rin konti, di ba? So medyo humihina na yung katawan. Na-notice daw niya, simula nung nagba-barley siya, parang lumalakas siya. No? Parang pakiramdam niya, parang mas bumata siya. Yung galaw niya mas malakas. So yun, that is testimony, di ba? So share your journey. Paano mo ba na-encounter to? Ano ba yung buhay mo dati? Oh, yan. So maganda yun. Kasi in that way, nakaka-relate ang iyong mga kausap kasi nare-realize nila, nanonotice nila na kaparehas mo lang din pala sila. Ako po, ang background ko, ako po ay PT by profession. Ako po ay PT talaga. So baka may mga PT din dito. Ako po ay professional tambay. Ayan. So undergrad po ako. Can you guys type me kung meron ba akong kaparehas dito? Type me nga po. Meron ba dito yung mga undergrad din na katulad ko? Alam nyo kapag ka-undergrad ka, napakahirap. Pakahirap sa labas. Why? Kasi nga, aminin natin, syempre yung mga companies, minsan tinitignan sang school ka graduate. Kapag graduate ka na nito ah, kapag kayong school hindi kilala, minsan na-judge pa yun. Eh lalo na yung mga undergrad, di ba? Pero sa IM, walang ganun. Wala pong discrimination dito kahit hindi ka tapos. Di ba? So ako, I share that, no? I share that kung bakit ko nagustuhan nito kasi na-realize ko na may chance akong kumita ng malaki. May chance ako na umasenso kahit na undergrad ako. So ano ba yung buhay dati? Very challenging. Alam nyo, ang isa lang ang gusto ko sa pagiging tambay. Isa lang po. Hindi kami pagod. Ayan. Sarap nun, Sir TJ. Wala kang pera, pero hindi ka pagod. Diba? Yun ang maganda, diba? So, now, nung nakita ko po ito, bakit ko siya mas nagustuhan? Kasi ako, ang isa sa motivation ko talaga is really to make more money. Kasi ang dami ko rin pong gustong tulungan. Kaya lang, how can I help other people kung ako mismo wala? Diba? So nung nakita ko to, nakita ko na pwede pala ako makapagnegosyo na kahit na hindi ako mahihirapan o maglalabas sa malaking kapital. So share your journey. Bakit mo ba siya nagustuhan? And also share testimony. Yan. So that is very, very powerful po kapag tayo po ay nagpe-present. Yan. So next natin, the power of practice. Ito na. So kailangan hindi ka lang nag-aaral, no? Hindi mo lang natututunan ang mga dapat gawin, ikaw din mismo nagpa-practice tayo. Kasi practice po makes, paki-type nga, practice makes permanent. Yan. So hindi ka gagaling pag hindi ka nagpa-practice. So everyday, kami ang turo po sa amin before. Kausapin ng electric fan. Pati electric fan, pinagpa-practice namin mag-present. Diba? Minsan ako, naalala ko, meron akong kaibigan na kaming dalawa. So pagkatapos kong mag-present sa kanya,
siya naman na magpe-present sa akin. Naalala ko pang anong tawa kami ng tawa kasi hindi naman kami sanay na mag-present eh, di ba? Ng business presentation, hindi naman kami, alam mo yun, wala naman kami alam sa ganyan. Pero tawa kami ng tawa hanggang sa dumating yung time na naging seryoso na kami. No, siguro I think mga pang-lima, pang-sampu na presentation namin sa isa't isa, unti-unti nanonotice namin na gumagaling kami. Unti-unti natututo kami. Yan. So ganun pala yan, no? So the power of practice. So paki-type nga po, simula ngayon magpa-practice na ako. Yan. Simula ngayon, ha? Kailangan mong mag-practice. Kasi yung practice, syempre hindi ka pa magaling noon. Eventually, you will have a powerful presentation pag lagi kang nagpa-practice. And ang sekreto dito sa practice na to, lagi mong titignan ano pa yung pwede mong i-improve. Kahit maliit lang, improve ko yung simula, improve ko yung gitna, improve ko yung huli. So kailangan ma-ano nyo po yun, makitaan mo lagi na ano yung pwede mo pang i-improve. Okay po ba tayo doon, no? So yung mga maka may mga mentors tayo na nakikinig dito, napakagaling na nila mag-present. And alam mo kung ba't sila magaling? Simple lang. Araw-araw nilang ginagawa. Ayan. So paki-type nga, araw-araw practice. Ayan. Kasi syempre nasa negosyo ka na eh. So dapat talaga pinapractice mo 'yan. Para eventually hindi ka lang yung stagnant ka lang, no? Ito na yung ano mo, yung skills mo. Lagi ka nag-grow. Alam mo, in business, once you grow, everything will grow. Everything will grow. Kapag ka ikaw ay nag-grow as a person, tumaas ang skills mo, unti-unti yung income mo tataas din. Kasi minsan gusto natin itulak yung income. Gusto ko, income ko, tulak ko agad, kumita agad ako malaki. Pero hindi ka nag-i-improve. Pero hindi ka nag-grow. So kaya kailangan, ikaw muna mag-grow para yung income mo mag-grow din. Yan. So next, number 4. So again, ha, remember po, bago tayo dumako sa ating number 4, always remember, no, itong dinidiscuss natin, the power of practice. Minsan nagpa-practice ka na, tapos gusto mo nang itry ito sa mga, sa prospect mismo, sa tao talaga mismo. Di ba? Pero natatakot ka. So ang gamot dyan, again, lakasan na lang loob. Tandaan nyo po yan, ha. You don't need to be great to start. All you need is to start in order for you to become great someday. So, lakasan lang po ng loob. Pakitype nga po yan, lakasan lang ng loob. Huwag ka, hay nako, kung alam mo lang kung paano nagsimula ang iba, kung nai-record lang, kung ano yung una nilang presentation, mamomotivate ka. Mai-inspire ka na kaya mo nga rin talaga. Di ba? Huwag mo i-compare sino ka ngayon sa mga taong 5 years nang ginagawa si IM. Sa mga taong 10 years na nag-IM. Ay, wala pa pala tayo. Wala pa pala tayo nun, di ba? So, 4 years nang ginagawa si IM. So, huwag mo i-compare yung success nila ngayon sa'yo. Di ba? Kasi nagsisimula ka pa lang eh. So, nandun ka pa sa level na lakasan ng loob. Okay? So, next. Number 4, be excited to share. Ayan, sabi ni, ano, basahin ko lang yung sinabi na ni Mentor Aryan, no? Sabi ni Mentor Aryan, lahat ng success, mentor, nag-umpisang hindi magaling. Yan, tama. Totoo po yun. Walang nakalusot dyan. lahat, no? Lahat na makikita mong tao dito, lahat yan nagsimulang hindi magaling. So, number 1 is be excited to share. Kaya inumpisahan natin sa bakit ba maganda si IM. Kasi doon mo huhugutin yung excitement mo. Bakit ba maganda yung negosyo na, alam nyo, hindi ka na namumblema. Di ba? Hindi mo na kailang mag-isip ng sino endorser, di ba? Anong best-selling products, anong new sa market ngayon, di ba? Wala nang ganun. Di ba? So kailangan maintindihan mo muna gano'ng kaganda. Kasi pag naintindihan mo ngayon yan, you will be excited, di ba? Na i-share ito sa ibang tao. Nakikita mo na pwedeng mangyari sa'yo yung mga nangyari din sa iba. So you are excited to share. So bakit importante daw na excited daw? Bakit kailangan ginaganahan ka? Ganito lang kasimple. Kapag ka ikaw hindi ka excited,
alam mo yung mga kausap mo, hindi rin sila ma-excite. Bakit? Kasi pag nagsalita ka, wala kang kabuhay-buhay. Diba? Wala kang kadating-dating. Na-excite ka na ba? So, make sure, kaya nga may practice, diba? Kaya importante rin yung hindi ka lang nang e-excite. Ikaw mismo excited sa loob. Alam mo kung ano yung mangyayari. Ayan. So, kaya very, very important po yung excitement mo. I-check mo rin. Baka mamaya pagka nag-present ka, parang, alam mo yon yung tipong mas malamig ka pa sa patay. Diba? So, you have to learn how to express. Your job is not to convince, di ba? Your job is to express. Yan, labanan po yan ng ano, no? Labanan din po yan ng excitement. Are you excited to share? Di ba? So kapag ka meron kang excitement, nakakahawa yan. Kapag ka meron kang positivity, nakakahawa yan sa kausap mo. So you always start with positive. Kasi kapag ka ganun ka, yung mga tao nagiging positive din sa paligid mo. Pagka nag-e-enjoy ka, yung mga tao sa paligid mo nag-e-enjoy din. Kapag ka excited ka, yung mga tao sa paligid mo na-excite din sila. So kaya very, very important po na tayo po ay maging excited din sa ating mga ginagawa. Okay? So number 5, keep it simple. Ayan. So pagdating naman sa keep it simple, huwag nyo pong papatagalin na sobra. Kasi baka mamaya yung presentation mo, sobrang tagal naman. So, ano nangyayari pagka sobrang tagal? Sige nga po, pakitype nga po dyan. Kapag sobrang tagal ang presentation mo, aantukin ang kausap mo. O, di ba? Aantukin ang kausap mo. Sobrang tagal eh. So keep it simple, madaling maintindihan. Huwag ka masyado gumamit ng words na, alam mo yon, hindi nakaka-relate yung mga normal na tao. So, kailangan you make it simple. Huwag ka masyadong scientist, di ba? Pagka nag-explain. Sabi nga ni Mentor Drex, no? Huwag ka masyadong scientist, di ba? Sa pag-i-explain. Di ba? Kasi nga, yung iba hindi nakaka-relate. So, kaya very, very powerful po. You keep it simple. Madaling maintindihan. Ayan. So, kapag ka madaling maintindihan yan, catch agad ng prospect mo, ng kausap mo. So, ano nangyayari ngayon? Mas na-visualize niya, ah, ganito lang pala to kadali gawin. So, mas madali niya ngayon maipapasa yung information sa ibang tao din. So, mas nadadalian siya. So, again, when it comes to presentation, yung tinatawag na KISS, no? Keep it short and simple. Okay, so check nyo yan, ha? Check mo to, ha? Baka mamaya kasi yung slide mo sa PowerPoint mo, sobrang dami mo sinasabi. So, minsan may mga bagay, ha? Minsan nga, may mga intro pa lang, ang tagal na. May nakaka-relate ba dito? Intro pa lang, ang haba na. So, you need to make sure ilalagay mo yung position mo doon sa kabilang side. Kung ikaw ba yung nakikinig, okay ba to sa'yo? Kaya importante rin yung presentation mo, i-record mo. Kami naalala ko po niya, nung kami tinitrain pa lang, ang ginagawa sa amin, nire-record yung ano namin, yung talk namin. Tapos, ang ginagawa, pinapanood sa amin. So, bakit pinapanood sa amin yung presentation namin? Para makita namin kung ano ba ang itsura namin habang nagpe-present. Ayan. So, simula ngayon, maganda siguro, no, i-record mo rin. Pakitype nga po, magre-record ako. Ayan, ha? So, make sure, ha, yung i-record mo, negosyo. Ayan, ha? Yung presentation natin sa IM, ha? So, yan po, ha? Kailangan po, pagka nag-record ka, tignan mo ngayon, ano yung itsura ng presentation mo? Ayan. So, tignan mo ngayon yung tayo mo, tignan mo ngayon yung slides mo, gano'n ka ba katagal, di ba yung intro mo ba? Kasi in that way, nakikita mo ngayon, paano ka mag-i-improve? Ano pa ba yung pwede mong improve? Ayan. So, again, keep it simple. It's very, very powerful. Number 6 is you need to enjoy. You need to have fun. Kasi ang nagiging challenge minsan po, I'm not saying na hindi effective to, no? Kasi kapag yun talaga yung personality mo, there's nothing wrong with that. Okay? Pero, you need to add yung enjoyment. You need to add na masaya ka rin habang ginagawa mo yung ginagawa mo. So, kaya kailangan, have fun. Have fun. Kasi, again, no? Nakakahawa to eh.
No? Kapag, alimbawa, may mga maliliit na humor ka nilalagay. Ayan. So, pwede mo idagdag yan sa presentation mo. Alam nyo kapag wala pong, walang, how will I say it? Kapag walang humor, no? Or walang saya doon sa presentation, parang ano eh, parang minsan, okay. Minsan ganun, di ba? Parang walang dating. So, kailangan. Maganda may mga banat ka rin na nagko-cause na natatawa sila maybe or maybe nag-enjoy din sila habang nakikita nila yon. Okay? So, iwasan natin yung sobrang seryoso. May mga ganun kasi. Super, 100% seryoso lahat. Strict na strict. So, ano nangyayari nun? Minsan nagiging cause yun na parang nagiging boring. Pero minsan may mga nagpe-present na negosyo natin, di ba? May mga presenter na alam mo yun, they just have fun. Nag-e-enjoy sila sa ginagawa nila. And because of that, people can see it no, sa'yo. And ano nangyayari ngayon pag nakikita nila sa'yo na nag-e-enjoy ka? Nakikita nila na, uy, wow, pag ginawa ko rin itong negosyo na to, masaya to. Mag-e-enjoy din ako. Okay? So, simula ngayon, let's have fun. Habang ginagawa mo yung pagbebenta, kahit anong ginagawa mo sa IM, nagte-training ka, have fun. Diba? Ikaw ay nagpe-present, have fun. Ikaw ay nagbebenta, have fun. Umaattend ka ng training, have fun. Enjoy life. Ayan. So, mas maraming positive na mangyayari sa'yo kapag nag-e-enjoy ka rin. Okay? Next, don't sell, educate. So, ano ba yung pinaka-trabaho natin sa IM? Kapag tayo ay nagpe-present na negosyo natin, ano ba yung pinaka-dapat kong gawin? No? Kapag nag-IM ako. It's very, very simple. Your job is to educate clients. Okay? To educate prospects. So, ba't ba kailangan natin silang i-educate? Kasi po, maraming tao hindi naiintindihan ang sales. Hindi naiintindihan si IM. Hindi naiintindihan ang network marketing. So, your job is to educate. Your job is not to convince. Okay? Your job is not to convince. Your job is to educate. Kasi kapag naintindihan nila, ganito pala to tumatakbo. Maganda pala to. So, ano nangyayari ngayon? Sila mismo ang nagde-decide to take action. So again, when you do your presentation, make sure na na-educate mo yung tao. You have that mindset na my job is just to educate. Okay? I will not force them to join. I will not force them to buy. My job is to educate. So, asan mo sila i-educate, Sir TJ? Educate mo sila about sa health. Diba? Sa kalusugan. Educate mo sila. Bakit diba may mga beauty products tayo? Bakit importanteng alagaan ng skin? Bakit importanteng alagaan ng mukha? For example, yun na lang. Kasi ang mukha, hindi na itatago yan. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo yan. Kaya napakaganda ng mga products natin sa mukha. Ako, I actually use it every day. Yan. Dati hindi ako nagaganon eh, yung mga ganong products. So ngayon, nagaganyan-ganyan na ako. Di ba? Mga serum-serum, di ba? So, again, educate them. Educate them about health. Educate them about online business. Educate them about money, no, about financial. Kasi alam nyo sa panahon ngayon, hindi na talaga enough yung may trabaho lang. Talagang kailangan talaga ngayon ng other source of income. Diba? So bakit? Kasi nga, simula nga nung nagka-pandemic ko, yung iba napakalalaking company na, alam mo yun, nagkatanggalan, yung iba nga nagsara pa. Diba? So that is why, kailangan ma-educate talaga natin yung tao na nag-iiba na po mundo. Dati you're just competing. Saan? Sa mga kabarangay mo o kaya sa city nyo. Right now, because of technology, you're not competing sa Philippines. You're competing sa India. You're competing sa Europe. You're competing sa China. Di ba? So, naging ganun ang mundo. So, kaya kailangan talagang na-educate natin yung mga kausap natin. Okay. Number 8. Ayan. Napaka-simple lang ng ating training, no? Malapit na po akong matapos. I think mga 10 minutes I'm done. So, number 8 is to provide value. So, pag umattend sila ng presentation mo, hindi lang sila na-attend at napaliwanag mo yung
actually medyo connected din doon sa kanina na dinidiscuss natin na don't sell, educate. Meron silang nakuwang value, meron silang natutunan doon sa presentation mo. So hindi mo lang pinaliwanag yung produkto natin, meron silang naiuwi na information na magagamit nila, sumali man sila o hindi sa IM Worldwide. Meron silang nuggets. Meron silang natutunan. So, isipin mo yon. Ano ba yung mga value na pwede kong i-provide sa kanila? Ano ba yung mga information, no? Kaalaman, mga insights, di ba? Na talagang oo nga, no? So, try to provide value. Eh, di ba? Lagi nga natin sinasabi yan, no? Sa panahon ngayon, nako, if you are going to make a research, the world is changing so fast, mga kapatid. Hindi po, ano ha, kumbaga mabilis na dati, ngayon lalo pang bumilis. So anong ibig ko sabihin? Anong ibig mo sabihin, Sir TJ? Ibig sabihin, pabilis ang pabilis, sobrang, because of technology, sobrang dami nag-i-improve. Diba? Dumadami na yung mga lumilipad na sasakyan. Diba? Talagang malapit na talaga. Dati, pag pumunta ka sa mga factories, napakaraming tao nag-work. Ngayon, napakaraming robot na nag-work. Dati, kapag ka may magda-drive-thru ka, may kausap ka pa na tao, di ba? May mga ibang bansa ngayon, kausap mo parang si Siri na. Robot na. So, dati, pag pupunta ka sa mga grocery, may ano pa, merong pang mga tao na mag-a-assist sa'yo to check out. Ngayon, there are some countries na meron ng tinatawag na self-checkout. So the world is changing because of robot industry, di ba? Technology, artificial intelligence. So maraming work ang mawawala. That is scary, mga kapatid. So ano yung dapat mong gawin? Yung hindi kayang gawin ng robot. And that is pagnenegosyo. And that is IM Worldwide. Di ba? Kasi hindi ka lang sa Philippines. Worldwide talaga yung negosyo mo. So yun ang kagandahan. No? You are providing value. Meron silang natututunan. Okay? So sabi ni John, automation. Correct? Correct? Tama po kayo dyan. Okay. So again, etong pagpo-provide ng value sa kanila, dito po sa topic natin na powerful presentation, kailangan nating maintindihan. Lahat ng binibigay natin na advice sa'yo para gumanda ang presentation mo, wala po itong effect pag hindi mo nilakasan ang loob mo. Okay? So, hindi ko dinidiscuss dito paano i-present si IM. Binibigyan lang kita ng concept ngayon para maintindihan mo, para pag nag-present ka, kasi madali lang naman intindihan si IM. Eh. Aralin mo yung company natin, ano yung produkto natin, di ba? Aralin mo yan para mapaliwanag mo yung compensation natin. Yan lang naman yun eh. Diba? So kapag ka nagpe-present ka, actually pwede mo nga rin i-model yung mga mentors mo kung paano sila nagpe-present kasi that is effective. But you must understand, dadating ang panahon, ikaw ang magpe-present. Ha? So kaya kailangan, pakitype nga po dyan, pakitype nga dyan sa comment box natin, lakasan lang ng loob. Kailangan po nating lakasan ang ating loob sa pagpe-present, ha? So hindi ka pa marunong ngayon, eventually gagaling ka kung lalakasan mo 'yung loob mo. So, ito naman 'yung mga parang isa din sa makakatulong sa iyo sa pagpe-present when it comes to closing. Kasi 'di ba ang job natin is to educate. 'Di ba? Hindi naman natin job to convince people eh, 'di ba? Pilitin sila na gawin 'yung ginagawa natin. Pero our job is to really educate them. So meron akong ipapakita sa inyo na tingin ko pwede mo rin tong i-add sa presentation mo. So number one, yung IM Worldwide package. Yan. So siyempre tapos yung presentation mo, no? Tapos ka na magpaliwanag ng IM Worldwide, ito baka makatulong to sa last part. Number one is yung IM Worldwide package. So nagkakaroon siya ng products, so, para lang siyang bumili. Number two, yung online tracking account business. Yung actually mahal yung ganyan, no, kapag kayo po ay magpapagawa ng sarili mong website to track all the transaction sa iyong business. So sa atin kasama na yan,
Diba? Hindi na siya magpapagawa ng website whatsoever. So I call it yung number 3, Millionaire Blueprint Training. Wow! Bakit Millionaire Blueprint? Kasi dito, sa IM Worldwide, yung Facebook Live na ginagamit, na ginagawa natin every day, I call it Millionaire Blueprint Training. Oh, bakit ko sinasabing ganun? Kasi ang mga nagtuturo dito, mga successful na tao. Mga taong kumikita ng 300,000 a month, 500,000 a month, 1 million a month, 3 million a month. And yung mga secrets nila, ipinapasa sa'yo. Ayan, yun nga lang, ang challenge is, minsan hindi ka nakakapagtanong. O, kasi Facebook Live to, di ba? Hindi naman natin masagot lahat ng mga tanong nyo, ang dami nyo, di ba? So, pero, sa labas, kung gusto mong matuto, di ba, may nagtuturo sa atin dito, pati Facebook ads tinuturo, online marketing tinuturo, mga iba't ibang strategies tinuturo, sa labas meron din yan. But you need to pay. And if you're gonna invest, no, kung mahilig ka umatin ng mga training, that's good. Pero sa labas, mahal yan. Kung lahat ng training, lalagyan natin ng price, naku, baka more than 80,000 yan. Weekly mentoring. Ano yan? In any team na salihan mo sa IM, lagi yung mayroong mga weekly mentoring. So sa mentoring na to, dito ginaguide ka. Dito pwede kang magtanong. Di ba? Saan ka nakakita, mga kapatid? No? Saan ka nakakita ng negosyo na weekly ipapatawag ka para i-train ka? Weekly ipapatawag ka para i-guide ka, para turuan ka, para tanungin ka kung ano pang kailangan mo. Grabe, no? Can you imagine that? Alam mo ba, pag nag-business ka sa labas, ikaw lahat ang gagawa. Ikaw lahat gagawa nun. O dito sa IMO, may tutulong sa'yo. So, weekly mentoring. Ayan. Kung nilalagyan natin ng price, no? So, sabihin natin, 25,000 yan. What else? Yung bed system natin. O hindi mo na kailangan, maghahanap ka pa ng mga tao na magdi-deliver ng products mo, di ba? Kukontratahin mo pa, hindi na. Meron tayong delivery system, by email deliver. Di ba? So eto, sinishare mo to sa iyong kausap. Kasi pag naintindihan niya, grabe pala yung IM. Ang ganda pala niya, kaya pala marami nagjo-join. Di ba? So kailangan mo paintindi mo to sa kanya. Hindi niya nababayaran yan, ha? Kasama na yan once na naging part siya ni IM Worldwide. Product endorsers. Pag magbi-business ka, normally, di ba, kung gusto mo ng endorser, naku, napakamahal. Huh! Raffy Tulfo pa lang, baka maghirap na tayo lahat, di ba? Di ba? Ang mahal kaya kumuha ng endorser. Magpapa-billboard ka, naku, napakamahal din. Nilagyan na lang natin to ng price na 1 million, pero ang totoo, naku, billboard lang, baka isang buwan lang yan. Di ba? Pero once a part ka ni IM Worldwide, yung advertisement, yung pagkuha ng mga endorser, wala ka nang babayaran doon. Tuwing dumadaan ka sa EDSA, makikita mo yung produkto mo, may endorser na, may billboard pa. O, di ba? Type 1 nga yung mga nakaka-appreciate nito. O, next. O, number 8. So, kapag ka sila naging part ni IM, kailangan napapaintindi natin to. Ano pa kagandahan nito? Meron pa silang daily presenter. 'Di ba? Almost I think lahat naman tayong team dito, meron tayong mga presentation every day. Normally pag nag-business ka and you want to share your business, lalo na kung busy ka o hindi ka pa marunong, ang ginagawa ng iba sa labas po, they hire people na marunong sa sales and marketing, binabayaran nila 'yon. Tapos 'yun ang gumagawa nung para sa kanila. But in IM Worldwide, mga kapatid, hindi po kailangan nun. Hindi mo kailangan bayaran. May mga mentors na tumutulong sa'yo para gawin yung sales para sa'yo habang bago ka pa. Ayan. So, yan po ang sistema. Ngayon, alam mo, pag tinotal mo yung value pala na nakukuha ng isang tao, kapag ka ikaw ay nag-IM, nasa 1.2 million, no? Ganyang kalaki, no? Pero ang para makapagsimula sila, 16,800 lang. Nakakapag-partner na sila sa IM Worldwide, nakakapag-negosyo na sila. So yun po ang kagandahan ng business natin. Kung titignan mong mabuti, sulit ba siya? Pakitype nga po kung sulit ba para sa inyo to. Malaking tulong ba yung ganun, di ba? So normally, pag actually kahit nga yung mag-business ka ng ano, kailangan mo kuha ka ng maraming product, dito hindi na.
kahit na 16,800 lang yung capital mo, makakapagsimula ka na, makapagnegosyo online. Diba? So, ganun po. So, bakit natin ito pinapaliwanag? Kasi we just want them to understand, ah, ganun pala. Ang dami ko palang nagiging benefits. Kasi minsan, akala natin, ay, wala lang yun. Sanay na kami, may billboard sa EDSA. Sanay na kami na endorser namin sila Heart Evangelista, sila Manny Pacquiao, sila Rafi Tulfo. Pero ang totoo, powerful yun. Diba? So, you share it sa kausap mo. Kasi pag naintindihan nila yan, dun sila nagte-take action. Mas nagiging powerful ngayon ang iyong presentation. Okay? So, next, as we end, no, bago po tayo magtapos, kasi meron pong tayong car reveal maya-maya. So, ano ba yung tatlong kalaban na lang natin sa tagumpay as we end? Meron pong three enemy of success. Number one, yung tinatawag na lack of knowledge. So ngayon, naka-attend ka ng how to have a powerful presentation. So kahit papano ngayon, mas nagiging clear ngayon sa'yo papano mo pa mai-improve ang presentation mo. Correct? So yan ang kalaban ng iba. Hindi nila alam papano gawin ang isang bagay. So kaya ngayon, nahihirapan sila. O, yung iba, hindi na nagte-take action kasi hindi nga nila alam paano ba gagawin. So, by you attending this kind of training, now you are learning. So, ano ngayon ang nangyayari? Lumalakas ang loob mo ngayon, gawin ang presentation. Lumalakas ang loob mo ngayon, gawin ang negosyo. And maniwala ka sa akin, pag nilakasan mo yung loob mo at ikaw ay dumami ng iyong kaalaman, dyan ngayon nagsisimula ang iyong progress. Diyan ngayon, makikita mo, lumalaki yung team mo, di ba? So, ano yung pangalawang challenge, kalaban natin, no? Sa tagumpay. Ito po yung mga, ito po ang magiging kalaban mo, no? Kapag ka nag-IM ka na. At least, alam mo. Number one is lack of knowledge. Kaya kailangan mo umatin ng training. Number two is lack of action. So, alam mo na ngayon yung gagawin, pero hindi ka naman ngayon nakaka-take action. Ayan. So, na-meet nyo na po ba to? Pakitype nga po, Katam. Ayan. So, na-meet nyo na ba si Katam? Na-encounter nyo na ba si Katam? Oh, so, yan po, no? Yan naman ang next step. So, kaya ang gamot dyan, do it now. Pakitype nga po, do it now. So, ano man ang naiisip mo ngayon, no? With regards to presentation, uy, may nakuha ako maganda kay Sir TJ. Eto, gagawin ko na to. You do it now. Kasi kapag yan, ginawa mo agad ngayon. Yan ngayon ang magiging form ng new habit mo. So, taking action, mga kapatid, dyan ang gagaling ang totoong motivation. Dyan ka mas nai-inspire. Diba? Maganda po ang training. Marami ka matututunan. Nai-inspire ka. Pero, tandaan mo rin, walang tatalo sa inspiration at motivation sa action. Kapag ikaw yung ma-action, no? Kapag ikaw ay nagmo-move, dyan mo ngayon makikita na nagkakaroon ka ngayon ng progress. Nakikita mo ngayon na may nangyayari sa'yo. Bakit? Kasi nagtitake action ka. So simula ngayon, do it now, action now. And lastly, lack of courage. Ito po ang tatlong kalaban sa tagumpay. So ano yung ibig sabihin ng lack of courage, Sir TJ? Ito yung napanghihinaang ka ng loob. Feeling mo, hindi mo kaya. Bakit? Kasi tinitingnan mo yung mga wala sa'yo. Tinitingnan mo yung mga bagay na parang weakness mo. Pero ang totoo po niyan, mga kapatid, eh kailangan mong tignan simula ngayon kung ano yung meron ka. Nandito kami oh, para tulungan ka. Diba? You have the best product oh. The best company, 'di ba? Yung mentor mo tinutulungan ka pa. Huwag mo tignan yung wala kaming wifi, hindi ako nakapag-aral, hindi ako magaling mag-English, yung itsura. Alam mo 'yun, ang dami nating tinitignan. Pero mga kapatid, in life if you want to win, lakasan po ng loob. 'Di ba? Courage po. Baka mamaya, kompleto ka na. Buti nga ikaw, maayos yung bahay mo. Buti nga ikaw, may wifi ka. May mga kasamahan tayo no nagsimula. Nakiki-wifi lang. Imagine that, oh.
Si Ismael Momornok, oh, kung di ako nagkakamali. Truck driver, oh. Truck driver. Araw-araw nagda-drive ng truck yun. Walang alam sa negosyo yun. Wala nga pang kapital nung nag-IM, eh. Di ba? Wala, kulang-kulang pa yung pera. Pero ano ginawa niya? Gumawa siya ng way. Kung ano yung meron siya, ginawa niya ng paraan. Minaximize niya kung ano yung meron siya. So ano nangyari? Sa madaling salita po, nilakasan niya yung loob niya. O ngayon, no? Ang laki na ng kinikita ni Ismael. Oh, so ano ibig sabihin nun? Nakatulong sa kanya. Kasi enough na po kung ano yung meron tayo ngayon. Enough na yan. Kahit na feeling mo, sir, enough na ba to? Yung cellphone ko, pangit, busy ako sa work ko ngayon. Paano naging enough yun? Yun yung maling mindset. Di ba? Enough na yan. You're very blessed. Pinanganak ka sa panahon ngayon na may internet. Di ba? Nakakapag-negosyo ka kahit nasa bahay ka lang. Nakakapag-negosyo ka kahit nasa work ka. O, di ba? O. Tapos may mga taong tumutulong sa'yo. Enough na yan. Ang kailangan mo lang, no, ang kailangan mong gawin ngayon is to maximize kung ano yung meron ka ngayon. Kasi kung lagi mong hahanapin yung wala sa'yo, lagi kang may makikitang wala sa'yo. Lagi kang may makikita na pwedeng makadiscourage sa'yo. Di ba? So, importante maging matibay ang mindset mo. Kasi alam nyo, there's some people, they parang tawag dito, demonize, no, yung ganito. Kailangan daw pag na, kapag ka nagnegosyo ka ng ganito, nag-IM worldwide ka, parang tuturuan ka pa na you need to have a strong mindset, hindi naman kailangan yun, kailangan mo lang magbenta, hindi mo kailangan motivation. Ako, hindi ako naniniwala doon. I do believe very, very important ang training. Very, very important. If you want to win in life, kailangan manalo ka muna sa isip, eh. Kailangan dito pa lang, oh. Di ba? Nananalo ka na. Okay? So, napaka-importante po niyan na maintindihan mo na you are enough. Kung ano man ang meron ka ngayon, goods na yan. Mapapalaki mo na yan. Mapapalakas mo na yan. O, di ba? So, marami, napakarami natin testimony na with regards to dyan na talaga yung mga nagsimula na yung iba busy sa work. O, di ba? Yung iba mga kasama natin, OFW, pero nag-work ito, ha? Kumikita ng 300,000 a month. Kahit na busy sila sa abroad. Yung iba, 500,000 a month. Oh, si Dadel lang, oh, sa Dubai natin, oh, busy sa ospital. Siyempre, pandemic, di ba? Pero, ang laki pa rin ang kinita sa IM. Bakit? Kasi hindi niya ginawang hadlang yung sitwasyon. Anong ginawa niya? Ginawa niya ng paraan. Ayan. So, dapat ginilalagyan mo ng ganong mindset yung sarili mo. So kapag ka nasa IM ka na, huwag mong gawin dahilan, no? Yung mga bagay na challenge mo ngayon. Lagi mong titingnan, how can I? Okay? Busy ako ngayon sa work, pero paano ko 'to magagawa? Wala ako masyadong pera, pero paano ko 'to magagawa? Hindi ako ganoon kagaling sa ganitong part, pero paano ko 'to ma-improve? Dapat meron kang ganung mindset. Okay? So, that's it, and I hope may natutunan po kayo dito sa topic natin na how to have a powerful presentation. So, yan po, no, ang kakailanganin natin na makakatulong sa atin sa pagpe-present. And always remember po na ito lang po ang sikreto po sa presentation, ha? Ito po, lakasan lang ng loob. Ayan, okay? So, sa mga bago pa lang po, no, if you want to improve someday, simulan mo na today. Ayan. So eventually, gagaling ka po pag parati mong ginagawa